What's up mga bro? Isang magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapagbahagi ng mga panibagong kalaman, mga tutorial patungkol sa ating mga buto. So ngayong araw mga bro ay meron tayong, kung napanood yung huling upload natin, meron tayong RS na galing pa ng Taguig. Galing RS125 galing pa ng Taguig mga bro, so magpapaayo sa atin. At ito na nga yan kung makikita nyo. Yan. Okay, so ang problema na niya mga bro, ang problema niyan ay lahat ng wiring sira. Wala siyang mga ilaw, mga indicator. Ngayon, yung gear indicator gumagana. Ang problema, kapag nagbubusina ka, tapos nagpepreno ko, ay namamatay yung mga ilaw. So, ayan yung itutroubleshoot natin. Tapos, balita ko, pinalitan na to ng tatlong battery na yata ang napalit lahat bago, ayaw pa rin mag-charge. Akala nila sa battery ang problema, pero pag mga bro, pag kaganyan kasi, pag pinalitan nyo ng bagong battery, ayaw pa rin mag-charge, ay wala na sa battery ang problema niyan. Imposible naman na ma-discharge or masira agad yung battery sa isang buwan pa lang, dalawang buwan, tatlong buwan. So, kaya ngayon, ito yung ito troubleshoot natin. Tapos marami na binisira nito mga bro. Ano? Swing arm, shoot up, full whip natin yan, tapos mini driving, re-wiring natin lahat. Lahat ng wiring ay ibababa natin yung wiring niya. Okay? So, bago natin umpisahan, syempre, una sa lahat ko lang mga bro, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil mayroon naman tayong pagkakataon para magagawa ng mga tutorial. So, ayun na nga. Yung mga bago pala dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated sa mga videos na mga i-upload natin. Okay, bago natin umpisahan, gusto ko lang i-shoutout kung may-ari nito. Shoutout kay Pat. Kay Pat William mga bro, shoutout. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo yung mga sira nito bago natin umpisahan lahat-lahat. Ay papakita ko sa inyo lahat ng sira niya para meron kayong idea doon sa mga gagawin natin. Ito yun mga bro, yung sinasabi ko sa inyo yung RS. Yan, so, formado na yan mga bro. So, hanggang dyan ang kanyang mask. So, naka-mags, naka... iba na yung kanyang fender, kaso sira lang, walang bolt. Yan, nakatali lang. So, ayusin natin yan. Yung makina, yan. Okay, so ngayon, papantarin ko muna mga bro. Papakita ko sa inyo lahat ng mga problema niya, no? Gusto ko sana pinturahan to, kaso wala pa daw budget. Hindi pa kasama sa budget, ano, yung mags niya. So, pantarin natin mga bro. Ay, ang ignition na yan, wala na yan, sira na yan mga bro. Yan. Tapos, yung spark plug. Ayan, yan, patayan yan, spark plug na lang. Direkta ko na. Okay, so pantarin ko muna mga bro para makita nyo. Evelyn! Ayan. So, kahit hindi natin nasusi yan, naantaran, ayan. Ayan. So, kick. Ayan. Kung makita nyo naman, kung maririnig nyo, lumaantar siya mga bro. So, ayan, so meron siyang neutral. Ayan, nakasignal light. Ayan, yan kanya neutral mga bro, makita nyo. Sobrang hina ng ilaw niya, oh. Ayan, sobrang hina ng ilaw niya, mga bro. Ayan, lumalakas din naman siya pagka nire-rip mo. Okay? So, walang problema dito sa neutral. Pero yung primera, segunda, sira yan, mga bro. Ang gumagana lang dyan ay yung tresera tsaka yung kwarta. So, tatry ko para maniwala ulit kayo, mga bro. Nahirap na yung sabi-sabi. Okay? So, neutral. Ayan, primera. O, yan, mayroong primera. Okay, tapos segunda, wala yung segunda. Tapos tresera tayo. Yan, umilaw yung tresera. Tapos yung kwarta. Yan, umilaw din yung kwarta. Oh. Kita nyo naman. Okay, balik natin sa neutral. Yan, ayan neutral mga bro. So, ganun lang siya kahina. Dapat hindi ganyan yung kahina mga bro. Ganun lang siya kalakas pala. Pero dapat hindi ganyan yan. So, dapat yan, mas siya, dapat ang normal lang yan. I-ideal pala, mas malakas pa dyan. So, ngayon, pag nagka-pepreno ako, lalong, ayan, namatay na. So, ganun nangyayari dito, mga bro, ano, pagka masyadong mahina yung supply ng kuryente. Kasi, yung mga ganitong motor, mga bro, Wave, SRM, RS, mga ano yan, mga DC yan. Mga DC yan, CDI yan. So, kikulit natin. Yan. Ayan, o, ire-rev ko siya. Ire-rev ko, tapos pag nagpreno ako, tingnan nyo ang mangyayari sa neutral. Yan, patay. Diba? Okay, patay siya, mga bro. Tapos, wala rin push start. Wala rin busina at yung signal light nagluloko lahat. Yan. So ganun na nangyari dito mga bro. Tapos headlight ganun din. Tail light nawala na rin yung tail light. Try natin. Yan, wala lahat pati yung tail light. Signal light, try natin signal light. Yun, wala rin. Kabila.
So, gihingalo na. Yan, wala rin. So, nakarekta na to mga bro. Ano? Nakarekta na yan. So, wala rin. Bali mga bro, ayan yung mga wala sa kanya. So, halos lahat wiring. Kaya, ibababa natin lahat ng wiring nito mga bro. No? Yung harness, i-check natin kung mayroong groundings na nangyari. Tapos ngayon, susukatan natin mga bro, yung kanyang battery kung ilan. Okay, susukatan natin. So, gamit lang tayo ng multimeter tester or voltmeter. So, nandito yung kanyang battery. Yan, dito yan mga bro. So, tanggalin muna natin itong mga to. Ang dami kasing laman eh. May dalang ano, bauna no. May wire. Tunay na tunay, madaming tape. Hindi tayo magsasawa sa tape. Tatlong tape. Ayan mga bro. Baliktad. So, antes, ayan yung kanyang battery. Bago rin yan. Ang laman ay 1. So, discharge. Discharge masyado. 1 volts lang ang laman mga bro. Ngayon, kung papandarin ko yan, mga bro, umaandar naman siya. Pero, chichik natin kung ano, kung ilan ba yung kanyang voltahe. Yan. 6 lang. Ayan, may 3. Kahit nakarap na yan. Yan, may problema talaga mga bro yung charging niya. So, dapat nag 13 na yan, 13, 14 volts na yan mga bro. Pero kung makikita nyo naman, magalaw, 0.2, 0.3, 3, 4, ayan, 20. So, hindi stable yung supply ng kuryente. So, magalaw yung kuryente mga bro. Posibleng masira ito mga bro, posibleng stator o rectifier. Pero, ba't kayo magtataka, bakit umaandar siya kung talagang walang supply? So, isang possible nyan mga bro, yung papunta lang ng battery wiring. So, i-check natin yan, ano? Kasi, kung tama naman, kung sira talaga yung ano, kung may sira talaga, mahihirapan magbigay ng kuryente yung CDI dahil nga hindi enough na 12 volts para magpaandar ng motor or ng yan, yung RS na yan. So posible na yung papunta ng battery ang sira. Okay? So umpisahan na natin mga bro, ang gagawin natin, babaklasin natin lahat kasi overall mga bro, rewiring lahat 'yan. Papaganahin natin lahat ng wiring niya. Kung makita nyo naman, wala siya lahat. Ayan, umaandar siya ngayon. Umiilaw yung neutral. Ayan, umiilaw yung neutral. So, kahit busina, wala yan mga bro. Kahit busina, wala. Oh, ito yung kanyang busina. So, papalitan natin ng Machhorn. Tapos, isa pa, yung manibela, tabingi. Ayan, kung makita nyo dito may gap, ito may, lagyan natin ng flash. Ayan, kita nyo dito mayroong gap. Ayan, may pwede ipasok yung kamay ko dito. Ayan, kita nyo, so, masyadong maliit. Makita nyo naman dito yan mga bro. Tabingit-tabingit siya. Diba? So maliit ito, nakababa dito. Ayun, ewan ko lang kung mapapansin nyo sa video. So tatanggalin natin lahat yan mga bro. Baba lahat yan. Tapos, ang problema nito, yung swing arm. Ayan, pag inaalog mga bro yung swing arm, oh. Ba natin. Ayun, oh. So pag inaalog ko siya mga bro, masyadong ano. Ayun, kita nyo. Kaya parang sumasayaw, parang nagsasayaw siya. Ganda pa ng minor, oh. Linisan lang natin yung makina nito. So, umpisahan na natin ito mga bro. Ang unang gagawin natin, kakalasin natin lahat ng fairings para matiko yung kanyang charging system or makita natin yung ibang wiring kung ano yung naging problema, bakit naglolokos siya. Ang gagawin natin mga bro, tatanggalin natin itong mga bolt. Ayan, tornilyo, isa, dalawa, ayan, tapos ito, tatlo, 4, 5, 6, 7, lahat na nandito, tatanggalin natin yan para makalas natin ang buo. Okay? Ito na yan mga bro. Ayan, kita na natin yung mga wirings. Yan, exposed na. Yan, mayroon mga putol. Hindi ko alam kung saan yan. So, ngayon, ang gagawin natin kasi magpupulog din naman tayo kahit hindi na natin ni-try. Hindi ko na itatay itong rectifier. So, tatanggalin natin ito mga bro.
So, visual inspection muna tayo. Mukhang sunog, pero makikita natin yan. Pa tayo ng jeans mga bro. Tatanggalin natin to. Yeah! Suway! Ito kasi mga bro, ganitong motor, hindi pa yung nakapuluid yung mga yan. Ayan o, kita nyo ang init mga bros. Tapos, yun. Sunog na. Kaya hindi siya mag-charge mga bro. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya mag-charge. Sunog na po yung kanyang regulator rectifier. Okay, so problema mga bro. Ayan o, umiinit. Dahil siguro ito mga bro sa mataas na load, so hindi kinakaya ng battery, hindi kinakaya ng charger supplyan. Kaya nagkakaganito. Ayan o. So tama-tama ang pulib dito. So ngayon, so mag-try tayo mga bro ng ibang charger ano. Ayan, so bro Pat, ayan. Kay Pat, doon sa may-ari ng ano, ito yung nangyari no. Yung pagkalas natin ng regulator rectifier, ayan, sunog siya. Sunog yung kanyang regulator rectifier. Buti na lang umaandar pa siya, hard start lang. Ayan. So kailangan talaga mga bro, na-check natin yung mga wiring ano. Ayusin natin 'to lahat kasi wala rin tong push start mga bro. Tatanggalin muna natin yung battery habang naghahanap tayo ng charger. So tatanggalin natin itong battery. So charge muna natin itong mga bro kasi bago raw ito eh. Sayang naman kung masira agad. So tanggalin muna natin ito. Yan. Habang inaano natin mga bro, i-charge muna natin. So gamit lang kayo ng screw dito para makalas nyo yung battery. Kung wala, 8 pwede rin. When the early fall. Yan. So huwag yung iwawala tong bolt kasi napakahalaga nito. Yan, so ilagay lang natin dyan. Tapos kalasin natin tong isa. Yan o nga bro. Yan, so tanggal na ano. Pag natanggal na yan, so pwede na natin yung hugutin. Wow. Ito nga bro yung battery. I-charge natin yan dito. Dito. Yung isa may kasi dalawang battery naka-charge, nag-charge pa yung isa kasi dalawang battery yan mga bro eh. Dalawang battery yung dala dun sa motor. So ngayon charge natin. So, gamit tayo ng malupit na charger mga bro, yan. So full automatic protect quick battery charger mga bro, 100 ampere hour. So medyo ano to? Medyo malakas mag-charge. Ah. Yan. So papakita ko sa inyo mga bro kung gaano kalakas na mag-charge no. Pero wag na. Hindi naman yan ang content natin. Ang content natin is ayusin natin yung charging niya. So i-charge muna natin ito. Yan. So negative, positive. Yan. Tapos i-manual natin. Yan. Kita nyo nag-charge na siya mga bro. Okay, so balik tayo. Balik tayo dito mga bro. So kuha tayo ng ibang regulator rectifier dito. Yan. So itatry muna natin itong mga bro kung gumagana yung ano niya. No? Itatry natin itong iba. Pero kahit gumagana siya, papalitan pa rin natin yan. Kasi nga, magpo-full wave tayo. Yan. Para mas malakas. Tsaka yung full wave kasama yun sa binayaran o mayari. Hindi natin, pwede ko naman hindi i-full wave to eh. Pero yung full wave kasama sa package ng bayad, no? Kaya magpo-full wave tayo. Yan. So ngayon, i-try ulit natin mga bro. Try ko lang ulit panda rin. Wala, yung one kick lang. One kick lang siya. Baka umiinit to eh. Kaya nagluluko eh. So ngayon, try ulit natin sukatan. Try ko lang sukatan mga bro. So ayan, kung makikita nyo mga bro, ayan na, so yung bolt, mahina talaga. So ito, isasaksak natin ito sa kulay pula, positive. Tapos ito sa green, negative yan. Ayan, negative. Ayan. Tapos, ang kanyang voltahe, ayan, dito lang.
yan o, 4 volts lang, tapos pag nire-rev natin, ayaw mabante. Ayaw talaga tumaas mga bro. So may problema talaga ano mga bro, so may problema siya. So ngayon, i-check natin yung stator step by step mga bro. I-check natin yung stator kung okay pa ba or sira na. So balik tayo dun sa kabila. So patayin muna natin. Ang patayan dito mga bro, ito yan o. Eko! Okay. So dito tayo sa sakit ng stator. Yan. So balik tayo dito. So kakalasin lang natin itong mga to. Yan. Ito yung sakit ng stator. Kung nakita nyo, tatlo lang yan. Ay, apat. Yan. Blue, blue, yellow, yellow, white, tsaka yung green. So, check natin to. Ito yan mga bro, ano, pag nakalas nyo na, itong sakit na ito, ayan, yung kumakita nyo apat na wire, dilaw, puti, asul, bungi, dilaw, puti, blue, tsaka green. Ito yung sakit ng stator papunta ng rectifier. Siyempre yung blue pulser papunta ng CD, ayan. Okay, understood. Yung sakit na item, ayan naman yung mga gear indicator, neutral, primera, segunda, si tresera, kwarta, kung may kinta, di kinta, ayan, nandito yan. So ngayon, i-check natin itong mga bro yung stator niya. Kasi, nangyayari yan mga bro sa motor, minsan hindi pa ganun kasira yung winding niya, pwede pa siya magpaandar ng motor pero hindi na nakakapag-charge. Possible yun. Ngayon, kung bago yung rectifier nito, ayun nga, nasira, bumigay na. So, pwede nag-overcharge na. Nag-short na yung mga winding sa loob ng stator. Ngayon, paano ba mag-check? Paano ba mag-check ng stator kung sira na or okay pa? So, alam naman natin na ito ay half wave. So, sa pag-check ng half wave, pwede kayo gumamit ng test light, ng tester. No, tester. Ayun, test light yung gagamitin natin. Yung negative, ikakamit natin yan sa negative din. Yung clip. Okay? So, ngayon, ayan, nakakamit na. Tapos, tutusukin natin yung kulay dilaw. So, dapat, pag kinik mo, iilaw siya. So, try natin. Pag-kick nga, men. Tapos, sumanap kayo ng kasama, mga bro. Para mag-kick. Yan, okay? Kita nyo? Yan. Kumakita nyo, umiilaw siya. Okay siya, mga bro, ano? Okay. Tapos, yung puti. Check natin. Dapat umiilaw. Yan, okay pa rin. Pero, huwag kayo, mga bro. Kasi dapat ang isa dito ay malakas. Kung makita nyo pantay sila eh. Sagad mo, kick mo. Ayan, umiilaw, mahina. Ayan, sa kabila, umiilaw. Ayan, medyo malakas to. Ayan. So ngayon, akala nyo okay pa mga bro. Dapat pag chinek natin, kumuha kayo ng wire. Ayan mga bro ha, kumuha kayo ng wire. So i-check natin yung dalawang winding. Kasi ang mangyari dyan mga bro, kalahati lang yan, kalahati, ground, kalahati. Ganun na mangyari. So ngayon, dapat wala siyang supply dito sa magkabilaan. So, pag kinik natin to, ayan, so ikakamit natin dito, kuatay, ayan, kamit tayo sa puti, tapos kuatay ng wire, kamit natin. Dapat hindi siya iilaw. Try natin. Kick mo. Ayan, okay na oh. Oh, di ba? Okay pa yung stator, mga bro. Ayan, isa pa. Ayan. Okay pa yung kanyang stator. Okay pa pa eh. Ngayon, ang gawin natin, dahil magpupuloy tayo, so, kakalasin natin to. Ayan, kalasin natin yan. Tapos, kalasin natin yung shifter, yung shifting fork, ay shifting pedal. Kalasin natin, tapos kuha kayo ng sahuran. Kasi mayroon langis dito na tatagas. Kunti lang naman mga bro, kunti lang naman. Kunting langis lang naman. Ilan lang naman yan, 8 volt. Ayan, 8, 7. Tapos, kalasin natin tong shifting pedal para ano, para matanggal natin. Kasi mahihirapan tayo magkalas ito pag hindi natin kinalas yan. Let's go! Ngayon naman, kapag ka nakalas na yung
lapit natin. Kapag nakalasyon na yung mga bolt, so lahat ng nasa paligid, so gamit kayo ng rubber mallet or kamay or kahoy, pupukpukin yung mga bro kasi medyo matigas yan. Kita nyo, mayroon ng tumulo oh. Kasi yung stator nito mga bro, babad. Sana mabuo natin yung gasket. Yeah. Kita nyo mga bro, buo yung gasket. Kasi pagkahampas, pag ang hampas yung mga bro laging dito, hindi pa balik-balik, mabubuo nyo yung gasket. So, parang may problema. Yung stator parang balat oh. Ah, hindi naman. Madumi lang. Madumi lang siya. Okay? So, ito ang ipo-full wave natin, mga bro. So, kakalasin natin yung stator. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-full wave ng stator ng RS. Yan. Tapos ito, kahit hindi nyo natanggalin. Pero kung gusto nyo yung linisan, pwede rin naman. Okay? So, ngayon naman, dito tayo, mga bro. Siya nga pala, tatanggalin ko muna to ano, para makita nyo talaga yung lahat ng gagawin natin. So, tatanggalin ko lang mga bro yung stator or pwede naman hindi natanggalin kung ayaw yung tanggalin yan. Pwede rin naman mga bro kahit hindi na natin tanggalin yan. Pero para mas makita nyo talaga kung paano natin ginagawa or paano gagawin, so tatanggalin natin siya mga bro. So gamit lang kayo ng 8mm ulit. Gamit kayo ng 8mm mga bro. Para makita nyo. Yan. 8mm sakit. So tatanggalin natin yung ditong dalawa tsaka yung pulser para ma-full whip natin. So ayan, so pinutol ko muna mga bro, isa lang kasi nasapat naman ang ano yan, nasa taas naman yan. So malabong tumulo yung langis dyan, no. Ayan, ito yan, ito yung stator. So para, paano ba ang mas magandang view? Ulitin ko lang mga bro para mas malinaw, ano. Pagka nagpo-full wave, ginagawang floated or dapat walang connection yung groundings doon sa alinman sa dilaw, tsaka sa puti. Dapat ang, pag nagka-full wave, pag nagpo-full wave, dapat ang mangyayari, yung kabilang dulo, yung dulo, yung unang dulo ay yung kulay puti, no? Tapos sa gitna, groundings or kulay dilaw. Tapos sa kabilang dulo, kulay dilaw or groundings. Ang gagawin natin, puputulon natin yung groundings, dapat yung dulo, puti, yung kabilang dulo, dilaw, para maging full wave. So sa senaryong ito, ito yung kulay dilaw, nandito sa ilalim. So hindi natin papakialaman siya, no? Or pwede na naman putulin yung itong dalawa pag dugtungin nyo. Pwede rin yun. Or ang gagawin natin, putulin natin itong isa, ito. Putulin natin yung isa, tapos ikakamit natin sa kulay dilaw. Pwede rin yun. Dalawang opsyon. Pwede putulin natin itong dalawa, tapos pagdikitin natin, tapos itong dilaw, ay itong ground, saan na yun? Ito, ito yung groundings, ikakamit natin dito. Para maging floating siya. So, umpisa na natin mga bro. Kuha tayo ng ano. So ayun mga bro, dito tayo mag full wave sa loob para hindi maingay, no? At bago ko i-full wave, papakita ko muna sa inyo kung bakit siya tinatawag na half wave. So ito yung stator, ito yung pulser, ito yung stator. Tapos sa wiring niya naman, yung dilaw tsaka puti, papunta na rectifier, yung green, grounds. Nandin dyan yung grounds ng pulser. Tapos yung blue, ay yung green, grounds, yung blue yan yung pulser. So, dito siya mga bro. Pagka kumuha tayo ng tester, kaya pagka tester natin, pag nagdikit yung test probe, ayan, lagyan natin ng buzzer para makita nyo. So pag nagdikit, tumutunog yung buzzer. Ayan. Ngayon mga bro, pagka chinik ko dito sa groundings, ito kasi groundings, body ground to. Pagka chinik ko dito, tapos dito green, ay sa yellow, ayan, may continuity or tumutunog. Kita nyo naman, tingnan nyo yung tester natin, tumutunog yan.
Yan. Ayan, oh, mayroong reading. Tapos sa puti, mayroong reading. So, bakit? Bakit mayroong reading kahit sa negative? Dahil nga, ah, hindi siya floated. Ang gagawin natin para maging floated, ganito mga bro. So, kuha kayo ng screw. Ah, kuha kayo ng screw. Tanggalin natin itong dilaw. So, mayroong dalawang paraan mga bro. Ano? Pwede nyong hindi naputulin ito, ay pwede nyong hindi natanggalin ito, tapos ito na lang tatanggalin yung dalawa. Kasi pag nandito yung dilaw, yung kaharap niya, ito yun, yung dilaw. Tapos dito naman, yung kaharap niya, kulay puti. Ayan, kaharap, puti, ayan, tapos kaharap, dilaw. So, mayroon dalawang paraan. Ang gagawin natin, tatanggalin ko na lang ito. Yun lang, medyo matigas-tigas. So, kalasin natin ito. Tigas mga bro. Sino kalbo? Alam, kaya ko nung yan. Yan, so nakalas na mga bro. So paghihiwalay natin niya yung kulay dilaw, ano, para makita nyo talaga. Ito rin mga bro, yung kulay dilaw, oh. Ito yan. Ito. So pwede rin natin putulin dito yan mga bro. Ito. Pwede natin putulin. Tapos ito mga bro, puputulin natin ito nag-iisa. Ito. Kasi kung nakita nyo ito, meron dito magkabilaan sila. Tapos ito magkabilaan sila. Ayan, ito yan. Itong isa yan yung ground, puro yung negative. So tatanggalin natin yan dyan. Puputulin natin, patay ng cutter. Ito, patay ng cutter. Yan. Tanggalin natin. Yun! Yan. Alas na. Ayan, putol na. Ito yan mga bro. Kita nyo, tinanggal natin yan ano. Tapos ito, ikakabit natin ito mga bro sa kulay dilaw. Ikakabit natin ito mga bro sa kulay dilaw. Take note, ikakabit natin sa kulay dilaw. Nakita nyo yung dilaw na ito, tinanggal natin. Ayan. Yung dilaw na tinanggal natin, dyan natin ikakabit ito. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali, mga bro. Napakadali lang. Kaya, pwede natin ilikodan lang ito, ganito. Ayan, oh. Para hindi na tayo mahirapan, so, pwede natin putulin na lang dito. Pwede na natin putulin siya, mga bro. Ayan, mga bro. So, ngayon, bago natin i-solving, soldering iron, o bago natin i-inang, papatunayan ko sa inyo na wala na yung connection sa ground. Kita nyo, ito yung pinotol natin, ito yung groundings. So, pagka dinikit natin, ayun o, tumutunog siya. Ngayon, pag dinikit ko dito, sa body, tumutunog. Pero pag dito sa kulay dilaw, wala na yan mga bro, putol na yan. Pati dito sa kulay dilaw, ay sa kulay puti, wala na rin. So, open line na siya. Ay, ibig ko sabihin, floated na yung groundings niya. Yun ang ibig ko sabihin, mga bro. Diba? Ayan, oh. Yan ang ibig ko sabihin. So, ngayon, gagawin natin, puputulin na natin ito, mga bro. Putulin na natin ito, oh. Kakat na natin ito. Yan. Pinutol ko na. Para hindi na magamit. Para hindi na magamit. Tapos, kunin natin itong dilaw. Itong dilaw ang kailangan natin eh. Yan. Ito siya mga bro. So, dito natin ikakabit yan. Yung dalawa na yan. Dito yan. Nakaganyan oh. Alam ko na sinasabi mo. Bang. Yeah? So, ganun lang kadali. Napakadali lang mga bro mag-full wave. 2 hours later. So, ayan mga bro. Kung makikita nyo. Bali, nahinang na natin. So, ang ginawa ko mga bro, ito na siya, oh. Ayan, oh. Nagaling ko lang. Naka, ano yung sharing kabuli. Ito. Ito siya, mga bro. Yung dilaw, ihininang ko dito. Ito na yung grounds. Yung dulo. Okay? So, pwede na natin ibalik yan, mga bro. Yan. Yan, mga bro. Kung nakita nyo,
So nilagyan natin ang yan, ang cable tie. So, para hindi makawala, no. So ngayon susubukan natin siya mga bro. Bago natin isal, practice train muna natin kung okay ba siya. Ang problema, yung tester, ayan. Pahintyan nyo lang mga bro, kung madilim ano, kasi hapon na rin kasi, oh. Para lang makagawa tayo ng part 1, so paggabi na mga bro. So mag-alas 6 na. Alas 6 ng hapon. Ayan, test ulit natin kung may contact ba silang dalawa. Dapat mawawala siya lang contact mga bro. Dapat na mayroong contact dito, yung dilaw tsaka puti. Okay, tumalik tayo. Sa ground, mayroon siya. Okay? Mayroon sa ground. Tapos sa kabila, sa puti, nawalan siya. You know, sa puti, nawala siya. Okay, di ba? Wala na siya. Maliwanag. Ganun lang mga bro, kadali. Pati yung pulser natin, mayroon din yan. Yan. Okay, mayroon din yung pulser. Pero pag kinik natin itong dilaw tsaka puti, magkakaroon siya mga bro. Ayan o, mayroon na siya. Diba? Pero sa green, wala. Sa dilaw, mayroon. Ibig sabihin, goods yung ginawa natin. So ngayon, ikakabit na natin ito mga bro. Ikakabit na natin ito dito. Para matapos na ang paghihirap natin mga bro. So pagkatapos natin mga bro na ma-rewind. So inilipat lang natin. Ulitin ko, yung dilaw inilipat lang natin dun sa winding ng ano, winding ng groundings. Kaya floated na siya. So pwede na natin siyang ibalik. Yan. Tama bro, napakadali lang mag full wave. Napaka basic lang full wave mga bro. Oops. Yan. Diba? Tapos, si mga bro. Oh, hindi siya dyan. Ayan mga bro, bale naikabit na natin yung crankcase, no? So naibalik natin yung crankcase. Ngayon bago natin wiringan, susubukan muna natin kung okay ba yung full whip natin. Kasi baka ikabit agad natin, baka wiring agad natin, mali pala yung mga wirings, no? So kailangan pala natin ng test light mga bro. Yan, pakit na muna. Yan, so yung test light ikabit natin sa negative. Yan, negative. Tapos yan, pakit lang. Yan. Kanina, kung mapapansin nyo, umilaw siya, di ba? Umilaw siya kanina. Kasi nga, hindi floating yung groundings. Ngayon, yung negative, yan, nakasalpak yung negative. Dapat, hindi siya iilaw. Kapag ka umilaw, may mali sa wiring natin. Okay, tanda nyo, dapat hindi siya iilaw, mga bro. I-tricknate yung kulay puti. Kick mo. Yan. Kita nyo, hindi na siya umilaw. Kanina, umilaw dapat yan. Kasi magkaiba yung para ng pag-check ng full wave tsaka sub wave. Yung puti, wala. Okay tayo. Yung dilaw naman, check natin yung dilaw. Check. Kikik mo. Yan. So, wala pa rin. Diba? Goods yun. So, paano ba natin malalaman kung okay? So, kuha tayo ng wire. Kuha tayo ng wire. So, ikabit natin ito dito sa kulay puti. Puro sa kulay dilaw. Okay lang naman kasi yan. Magkabaliktaran mga bro eh. So, walang ano yan, pinipiling polarity. So, dapat iilaw siya. Ngayon, pag hindi siya umilaw, may mali pa rin. So, try natin. Okay, kick, man. Yun, lakas. Goods. Goods na yan, mga bro. So, proceed tayo sa pag-wiring. Okay na yan.
So, kamit na natin yung socket. Yung iba mga bro, nilalagyan ng wire dito, tinatanggal yung dalawa, papunta ng rectifier. Pwede rin naman. Pwede din naman yon, hindi ko sinasabing mali yon. Pero, para hindi na tayo maglagay, mag-battery operated tayo mga bro, dito na lang. Dito tayo mag-battery operated. Tapos, ito nga pala, dumi na rin, oh. Linisin natin lahat yan, tanggalin natin mga mini-driving. Tapos, ayan, napakadaming sakit. So, tatanggalin natin yung iba dyan. So, mayroon tayong mga aalisin dyan, no? So, balik tayo dito. Proceed tayo dito. Hapon na! Hapon na naman, mga bro! Ano ba yan? Dito na tayo. Proceed tayo sa wirings. Ayan. Ang gagamitin natin, mga bro, ay TTGR. Ayan. TTGR na wiring. Mayroon na siyang 5 wires. Yung green, negative. Yung orange, input. Yung blue, yellow, input galing ng stator. Yung red, positive. At yung black ay controller ng charger papunta ng accessory wires. Okay? So, pwepisto natin siya. Maghanap na lang kayo kung saan yung pwedeng pwesto. So, siguro dito na lang. Yan, napakalapit ng pwesto. Or dito. Yan, dito na lang mga bro. Or saan kaya? What if dito? Yan, dito na lang mga bro. Para may lagayan talaga. Yan, ganyan na lang. Tapos, dito natin, tatanggalin natin ito. Ayan mga bro, kung makikita nyo, hindi ko na napakita sa inyo pala, binalatan ko na yan, ano? Sinaris ko muna yung cellphone kasi nalubat kanina. Kaya, ayan, inabot tayo ng gabi tuloy, oh. Alas 6:30 na mga bro, you know, 18:30. So 6:30 na. So binalatan ko na 'yan. Okay? Binalatan ko na 'yan. Green, yung green, ikakabit din natin sa kulay green. Tapos yung dilaw, dilaw tsaka orange dito sa dilaw tsaka puti. Yung pula dito sa pula din, sa positive, tapos yung itim. Kung nakita niyo, nandito lang na, katabi lang naman yung flash relay. So dito natin ikakabit. Ito mga bro, yung accessory wire. Para makontrol natin yung charging dito, no? Okay, so, gamit na natin. Ayan mga bro, kung makikita nyo, bali, ayan, bali na ikamit na natin, ano. So, hanapan na lang natin ang pwesto ito, siguro dito na lang, or dito. Hanapan natin siya ng magandang pwesto, ayan, dito na lang. So, bago natin ayusin, susubukan ko muna mga bro kung okay ba siya. So, gagamit ulit tayo ng tester, ayan, gagamit ulit tayo ng tester. So, kung kanina ayaw siya tumaas ng 12 volts lang hanggang 10 volts, halos 0.2 lang. 0.2 or 0.3 volts lang. So, ayaw niya mabati. So, ngayon, naka-full wave tayo. TTGR, hindi siya ganun kalakas gaya ng lihuwa, mga bro, kasi mas malakas yung lihuwa sana, ano. Pero, okay na yan. Okay na rin yan. So, makita natin kung ilan ba yung ilalabas dito, ano. Okay, so, pandarin muna natin. Yan. Pandarin muna ulit natin. Spark plug. Yan. Yan, kung makikita nyo mga bro, ba-under na siya. So, ba-under na siya. So, ngayon, ang output nito mga bro ay kulay red. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay red, bali hindi natin pinutol yung stock para in case na gusto nyo ibalik na may-ari sa stock, pwede nyang hindi na ano, hindi mas mahirap, ano, sasalpak mo lang, okay na yan.
Di ba? So ngayon, tatry ulit natin. Yan. Okay natin. Sit natin sa DC. DC. Yan. Kamit natin ito sa kulay pula. Ay, maliktad. Kamit natin ito sa kulay pula yung positive. Tapos, sa green. Yan. So, ito mga bro yung kumakita nyo, 13.2. Ayan, 13.2. So, ang battery natin, 12.7, 12 point something. So, pwede na siya mag-charge. Pero, hindi siya ganun kalakas mga bro. Ano? Kasi ang full wave ay dapat 14 siya. Umabot dapat ng 14 volts, 14.2, 14.5, hanggang 14.8 yun sagad. So, hindi siya ganun kalakas yung charging ng TPGR mga bro. Pero, okay na okay yan pang full wave mga bro. So, solve na natin yung charging problem niya. Bukas, or abangan nyo yung part 2 natin or yung part 3 para ma-check natin lahat ng accessories niya. Ayan, kasi lahat ng accessories niya mga bro. Itatrin, i-check, kasi wala siyang tail light eh. Kung makita nyo, wala siyang tail light. Meron siyang brake light. So, pagka nag-brake light tayo, nag-brake light, ayan, kita nyo, umiilaw siya kulay pula. Diba? Pero kung mapapansin nyo, yung tester natin ay naka-idle pa lang 12.2. Try natin mag-rev. Try natin mag-rev. Yun, 14. Astig! 14.2. So, ayan mga bro. Umabot naman siya ng 14, oh. Ayan, 13.8 yung idle niya. So, hindi na masama mga bro sa full wave, no? Pero hindi siya ganun kalakas gaya ng ibang full wave na 14.8 talaga siya. Tapos, ang problema nito, ayan. So, wala rin siyang busina. Ayusin natin. Signal light. Ayan, meron. Tapos, yung primera. Primera. Meron. Segunda, wala. Tresera, meron. Kwarta, meron. Okay? So, segunda lang yung wala. Tapos, wala siyang mga ilaw sa dashboard. Yun. Diba? So, siguro mga bro, kandito lang yung video natin. Abangan nyo na lang kasi gabi na. Ayusin natin yung ibang mga gamit. Abangan nyo na lang yung party natin. Magandang gabi sa inyong lahat at ride safe ulit. Shout out kay Boss Pat.